You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Isang masayang balita nga po para sa mga avid viewers ng ABS-CBN na kung saan ay nagtitiis nga pong abangan ang mga teleseries at mga balita ng ABS-CBN sa kanilang mga digital platform. Of course, sa SOCMED, kasama na po dyan ng YouTube channel, ang kanilang nga pong iWant TV na kung saan binalita na meron na nga din po daw bayad kapag nag-subscribe ka rito. But anyway, okay na po at ang mga nangunguna nga po sa prime time ng ABS-CBN na mga series at balita like TV Patrol at Ang Probinsyano ay mukhang mapapanood na nga pong muli sa telebisyon. Ito'y matapos nga pong pumayag na ang may-ari ng Zoe TV na magkaroon nga po ng black timing agreement ang ABS-CBN at Zoe TV. Sa una, nais nga po ng ABS-CBN na bilhin ito pero hindi nga po pumayag ang CEO o may-ari ng Zoe TV, which is ang JIL leader na si Eddie Villanueva. Pero sa kinalauna, nagkasundo po sila na magkaroon na lang po ng mga black timing o black timer doon ang mga series at ang mga balita na kung saan ay patok. Kaya naman isa o ilan sa mapapanood nga po sa Zoe TV ay ang Probinsyano at ang TV Patrol. Ilan daw din po na masasama doon ay ang ASAP natin to. Ito po ay mula sa update na Lionheart site at kinuha naman din po nila ito sa update ng nasabi nga pong isang site din na reliable source. Ibig sabihin, ito po ay talagang mangyayari na. Sabi nila, in a report by billionario.com.ph, ABS-CBN's flagship news program TV Patrol and its longest running primetime action drama teleserye will be soon be back on free TV via Zone TV Channel 11. Wow! So magbabalik na po talaga. At mula nga po daw sa report ng Zoe TV's head brother Eddie Villanueva and the ABS-CBN management, ay nagkaroon na nga po sila ng agreement na magkakaroon na nga po ng black time agreement. Ito po ay nasabi ng Lopez-owned ABS-CBN initially offered to buy Zoe's TV franchise. Villanueva, however, rejected the offer. Meanwhile, aside from TV Patrol and FPJ's Ang Probinsyano, ASAP natin to in its showtime, were also reported to be part of the black time agreement. In an article by pep.ph, it's also reported that the black time agreement between ABS-CBN and Zoe TV was already a done deal. It said that some of the first shows to be shown on Zoe TV are the Kapamilya afternoon variety shows, It's Showtime, and ASAP natin to. And according to the article, the tentative launch of the Black Time setup will be on September 28. So, yan po yung tentative date kung saan mapapanood na nga po ang nasabi nga pong mga shows ng ABS-CBN. ABS-CBN has been struggling with its revenue after its shutdown on May 5 after being served the NTC cease and desist order. So, alam naman po ng lahat kung ano po yung nangyari. Dahil nga po sa nawala ang kanila nga pong prangkisa, hindi na nga po sila pwedeng mag-ere ng kung ano-ano nga pong kanila nga pong series. Talaga naman pong totally shutdown ng ABS-CBN, kaya sobrang bilyon ang nawala sa kanila, of course, sa mga endorsement. Pero this time, mukhang makakabalik na nga po ng unti-unti ang ABS-CBN sa pamamagitan nga po ng Zoe TV 11. Buti na nga lang po at merong Zoe TV 11. Actually, this is not the first time na nagkaroon ng black time ang mga network dahil ang GM ay naging part din po ng Zoe TV. And dahil po dyan, marami na po matutuwa. So, waiting na lang po sa September 28 sa Channel 11 na mapanood na nga po muli sa telebisyon ng Ang Probinsyano. Kaya naman po, hindi sila magsisiksikan ngayon sa YouTube dahil yung mga wala pong hindi nakakakonect sa internet ay makapanood na po sa television kung kayo po ay may signal. Ayan, so mapapanood nyo na po ang Probinsyano at ang TV Patrol. Kaya naman, welcome back muli sa mga TV Patrol News Anchor and of course kay Cardo at Aliana na sobra talaga namang inaabangan ng mga viewers nila. So, ayan po ang ating balita. Showbiz update, showbiz snap, thank you for watching. At ang mga photos po natin ginamit, kinikredito po natin sa nagmamay-ari nito. Ginamit po natin ito for illustration use only. And thank you for watching Showbiz Snap.